Magandang gabi. Muling sinubukan ng isang UST Theology Professor na kontrahin ang pagpasa ng Reproductive Health Bill sa pamagitan ng isang university-wide signature campaign. Sa tulong ng kanyang mga estudyante, nakalikom si Aguedo Florence Halin ng 60,000 na pirma mula August 15 upang madeklarang Sacred Grounds for Life ang UST. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Char Bordet. Isinagawa ni Halin ang hakbang na ito upang ipaalala sa mga estudyante, mga profesor at non-faculty members ang kanilang natatangi at moral na Thomasian identity. We must have a very clear moral perspective so that when it comes to moral issues, the Thomasian identity in you must come out. Sa kabila ng pagpabor ng ilang kapwa niya profesor sa pagpasa ng naturang bill, naunawaan naman nila ang advokasyang ito ni Halin. So it's a part of being democratic. No? Lahat naman tayo merong karapatan dyan. In the same manner na lahat tayo pwede maghabla. It's a part of freedom, eh, no? Liberal education yan. That's why we don't have any qualms about that. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga na ng Vice Rector for Religious Affairs ang mga dokumento. Balak rin nilang padalhan ng kopya si Father Rector Rolando de la Rosa UP at mga pro-RH Bill representatives Edsel Lagman at Risa Hontiveros Baracael. Matatanda ang binatikos noon ng Akbayan Youth Group ang kampo ni Halin nang di umano'y utusan niya ang kanyang mga estudyante na mag-post ng anti-RH Bill comments nila sa Facebook fanpage nito, kapalit ang ilang karagdagang puntos. Sa gitna ng umiikting na iringan ng dalawang panig, ang mga pro at anti-RH Bill ng universidad ay wala pa rin kasiguraduhan sa kahihinatnan ng kontrobersyal na panukala. Ako po si Char Bordet, nagbabalita. Manatiling nakatutok sa Toma Patrol para sa iba pang balita. Ito po si Claire Capul.